Kapamilya star na nadiskubre ng ABS-CBN, hindi nagsisisi sa kanyang ginawa. Iba na ang nangangalaga. Alamin ang mga detalye. Welcome to bcgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang bcgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Lubos ang pasasalamat ng Kapamilya actor at singer na ito sa kasalukuyan nagaganap sa kanyang career. Ang singer-composer-actor na ito ay kilalang nadiskubre sa isang segment ng ABS-CBN noontime show na It's Showtime. Sa latest na movie ni Wilbert Ross kung saan siya ang bida, ay malaki ang pasasalamat sa talent agency niyang Viva na matapos magsara ng kanyang dating talent agency ay kinukop siya ng Viva at nabigyan ng pelikula. Ang Asian Artist Agency Incorporated ang dating namamahala sa acting career ni Wilbert. Ang pagsasara ng nabanggit na talent management agency ang dahilan kaya lumipat sa Viva Artist Agency ang newcomer ng half Chinese, 1/4 Indonesian at 1/4 Filipino. Ang Boy Bastos ang unang title role movie ni Wilbert Ross, pero may paglilinaw siyang walang kinalaman ng kwento ng pelikula niya sa Boy Bastos, ang internet character na siyang naging popular at controversial noong 2007. Kahit pa may mga eksenang kailangan niyang magkubad siya ay si Boy Bastos, tinanggap ni Wilbert ang project dahil nagustuhan niya ang karakter ni Felix Bakat Kabahog. Ayon sa hashtag member ay sinabi, "Nabasa ko yung script, tinanggap ko ng buo ang karakter ni Felix Bakat Kabahog kasi alam kong maganda ang project. Kinabahan ako sa mga sex scene bilang Felix at Wilbert. Parang kinakabahan ang karakter ni Felix, kinakabahan din si Wilbert. Oh my God, magpapakita na ako ng mga kung ano-anong bagay. Makikita ng nanay at tatay ko, parang ganun ang nasa isip ko. Pero satisfied ako sa ginawa ko, wala akong regrets dahil alam kong kailangan siya sa eksena. Yung mga nakitang paghubad, merong purpose kung bakit ko ginawa. So walang reason para tanggihan ko ang Boy Bastos. Magandang script, magandang karakter, maganda lahat. Yun ang mga dahilan kaya hindi ako nag-doubt kahit kunti man lang. Tulad ng mapusok na karakter ni Felix sa Boy Bastos, mapusok si Wilbert sa tunay na buhay. Pero ikinumpara niya umano ang sarili sa isang kabayo kapag nagmahal siya ng babae. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Nakarelate ako sa pagiging mapusok ni Felix. May pagkamanyakis. Pagkamanyakis mapusok lang pala. Pero kapag na-inlove sa isang tao, nagiging parang kabayo ako na walang makitang ibang babae sa harap ko." Sa simula pa lang ng pagpasok ni Wilbert sa entertainment industry, seryoso agad siya dahil sa kanyang mga pangarap na gusto niyang matupad. Sa kanyang pahayag noong nakarang taon ay sinabi, "Sobrang seryoso na ako sa goals ko. Pagdating sa trabaho, talagang workaholic ako. As much as possible, ayokong nakabakante o wala akong ginagawa kahit malang sa mga bagay na makapag-improve sa talent ko. Sobrang taas ng mga pangarap ko at alam ko po na mangyayari lahat yon." Bilang si Wilbert sa mga aspiring actor na naapektuhan ng coronavirus pandemic ay ramdam na ramdam niya ang malaking pagbabago sa kanyang buhay at pamumuhay. Lilingman material si Wilbert Ross kaya ikinatuwa nito ang balitang malalaki ang mga plano ng mother studio niya para sa kanya. Buo ang paniniwala ni Wilbert Ross na maabot niya ang pinakakasam na tagumpay sa showbiz dahil matyaga at matatag siya. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kay Ederlina Tan, kay Berna Sarsuelo at kay Loxerisent by Mark. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.